bahay. Kasama na natin si Doc Louie Gutierrez. Magandang umaga. Good morning. Maulan na umaga sa iyong dalawa. Yes, no? Ang labi, Julie. Buti nakarating ka, Doc. In spite of the... Eh, lumangoy nga ako, Liz. Eh. Hindi ko kayo matanggihan. Salamat ang marami. Good swimmer pala kayo. Nasopharyngeal carcinoma. Mga abay ang ating topic for today. Sa lahat ng ating mga abay na gusto magtanong, pwedeng-pwede po 0923-478-2824. Or sa 0936-971-2441. Mm-hmm. Ayun. Doc, ano ba itong nasopharyngeal carcinoma? Okay, itong nasopharyngeal carcinoma, no, ito isang sakit doon sa likod ng ating ilong. Tandaan natin na ang ating ilong ay may dalawang butas, no? Pero sa dulo nito, nagsasama yung dalawang butas na yon. Ito one, parang isang vault, okay? Karuktong nito yung tenga at saka yung lalamunan. Ngayon, dun sa area na yon, yan yung area ng ano ng pinakalikod ng ilong, posterior portion, tapos malapit siya doon sa superiorly, no, sa taas, yung pinaka-base ng ating brain. No? Okay. So, yung skull base na tinatawag. Mm-hmm. So, kung meron mga bukol na tumutubo dito, nagdudulot ito ng iba't ibang klaseng sintomas. Ibig sabihin, Doc, hindi siya nakikita kasi naisip ko, tinatanong ko nga kanina, sa ilong ba ito, sa ibabaw? Mm-hmm. So, sa loob, paano nalalaman na... Meron ka na nito, di ka na makahinga. Yun nga ang masama dyan, no? Kasi since hindi kagaya kapag nasa external portion ng ating ilong, madali natin itong makikita. Mm-hmm. So, balit dahilan sa ito ay nasa pinakalooban ng ating ilong, medyo nade-delay yung pagda-diagnose dito. Not unless, sabi ko nga, makuha natin early on yung mga symptoms nito. Okay. Katulad ng? Ano yung signs and symptoms? Oo, yung mga symptoms nito, pangkaraniwan, ano, nagkakaroon ng pagbabara sa ilong. Mm-hmm. Kasi nga, bukol siya. Okay. Number two, minsan nagkakaroon tayo ng pagdudugo, no? Nag-epistaxis sa medical language. Mm-hmm. Okay. At minsan may babahong amoy na lumalabas sa ilong. Okay. Maliban dito, nagkakaroon din ng problema sa pandinig. Okay? Dahil ito ay malapit doon sa area ng tenga, yung tinatawag yung stachian tube. Okay? Pinaka-most common area kasi ito ay tinatawag na fossa of frozen Mueller. Isang portion ito doon sa loob ng ilong natin na kung saan dito madalas nakikita ng mga ENT surgeons yung bukol na ito. Siyempre, dahil kapag naapektuhan na yung pandinig, dahil na nagbabara nga yung bukol na yon, nagkakaroon na rin mga infection dyan. Okay? Minsan nahihirapan na rin lumunok. Mm-hmm. Okay? Dahil nga magkakadokto nga yan. And naapektuhan na rin yung gawin ng kanilang pananalita. Okay. Mm-hmm. Pati pala pananalita. Lahat po halos. Ano nga parang nangungungo? Nangungungo. At a later stage na dahil may different stages to, no? Mm-hmm. Minsan pati yung mata naapektuhan, no? Nagkakaroon ng diplopia o pagkaduling. Mm-hmm. Pero kadalasan, nang madalas ating makikita sa mga pasyente na ito ay yung bukol sa kanilang liig. Okay? Meron silang unilateral neck mass, malaking bukol sa liig. Ito po naman ay yung tinatawag nating lymph node o kulani. Paano po, may pinanggagalingan ba ito? Anong cause? Para ma-prevent na ng mga kataong bahay natin na... Well, ang sinasabi nga, Lisa, ano, sa mga literature, no, sa mga artikulo, ito daw ay nakukuha sa isang virus, yung tinatawag na Epstein-Barr virus. At ito ay madalas na nakikita mostly dito sa Southeast Asia. So kung virus ito, well, madali itong mag-transmit. Oo. Pero hindi naman lahat ng tao na apektuhan ng virus nito. Doc, ito lang tatanong ko. Ito ba ay may similarity doon sa adenoid? Okay, yung adenoids naman po, ito ay normal na bukol doon sa loob ng ilong natin. Mm-hmm. Okay? Ito ay isang lymphatic tissue. So, sinasala nito yung mga bacteria, no, yung mga infection sa ating katawan. Okay? Maari din itong lumaki. Actually, minsan, kapag kunwari lumaki itong mga adenoids na ito, napapagkamalan ito na nasopharyngeal mass. Opo, no? Dahil na doon siya sa area na yon. Mm-hmm. Kaya, pinakamabuti rito, gagawa tayo ng mga tinatawag na biopsy. Para malaman natin, ito ba ay normal na bukol? Okay. Dahil lang ba ito sa inflammation? Mm-hmm. O ito ba ay isang bukol na benign? Okay? Mm-hmm. Or malignant? Okay. Ang tulad nga nitong nasopharyngeal carcinoma. Ano ginagawa? Ano ba? Nagpa-check up yung isang abay natin. Paano yung ginagamot? Okay, paano? So, bago natin gamutin, aalamin muna natin kung
ano ba talaga itong bukol na ito? Mm-hmm. So meron tayong mga ginagawa, no? Meron tayong tinatawag na endoscopic sinoscopy, sinisilip natin yung loob ng ilong. Parang napapasok ng camera sa parang ilong? Parang may camera, o parang okay. Mga teleskopyo. Okay. Okay, maaring flexible yan o rigid. Ibig sabihin nun, yung malambot, flexible, tapos rigid yung matigas. Mm-hmm. Pero eto pareho ito, nakikita natin yung pinakalooban ng ilong. Mm-hmm. Real time, kumbaga. Okay? Mm-hmm. So, makikita natin kung meron mga bagong mga masses dito, mga bukol-bukol, anong itsura ng bukol, saan yung lokasyon nito, ganyan, no? So, maliban dito, in-examine din natin syempre, kinakapa natin ng leeg, okay? Tinitignan natin ang mata, okay? Yung pinakapangkahalatang itsura niya. Tapos, maliban dito, pwede rin tayong magpagawa ng tinatawag na CT scan, no? Yung computed tomography. Ito na mga CT scan na to, makikita natin yung pinakalokasyon nitong bukol na ito, itong nasopharyngeal carcinoma. So, sa mga pagsusuri na ito, madedetect natin kung ito bang sakit na to ay andoon sa location ng nasopharynx, no? Okay. At meron bang malaking tsansa na ito ay isang nasopharyngeal carcinoma? Paano to, ano to, tinutunaw ba ito or non-surgical ba yung pagtanggal or surgical, bubuksan ba yung mukha? Yan ang gusto ko sa iyo, Liz. Ang ganda ng mga tanong mo. Oo. Well, ito ba is surgical? Siguro yung surgical portion dyan ay yung magtanggal tayo ng bahagi ng bukol para ito ay ating mapabiopsy, no? Para malaman natin kung anong klaseng bukol ito. Okay. At kapag nalaman natin na isa itong malignant lesion na kamukha ng nasopharyngeal carcinoma, ayan, i-refer na natin dito sa mga kasamahan nating oncologist, okay, mga, para magsimula na ang kanilang, kasi ang gamutan dyan, alam mo, mga stage 2, mga bago pa lang, ano, kaya ng radiation. Mm-hmm. Pero kapag kunwari, mga stage 3, stage 4, mga late stages, no, kailangan na natin ng chemotherapy and radiation therapy. Yan ang mahirap sa, ano, nasopharyngeal carcinoma, hindi sa ganong kadali gamutin. Ito, pasensya na doon sa mga nag-aalmusal ngayon. Pero, meron ba din pang in-scrape? Opo, meron. Ano ba yun? Ano ba? Sa ano yata yan? Adenoids yata yung ganun. Opo, meron na tayo ngayong mga makabagong pamamaraan, no? Para malaman daw natin kung ito ay benign or malignant. To. May mga parang brushes tayo na ginagamit. Kasi no? Tinatanong nung ano natin. Tama, so, maganda tanong yan. Yung mga bago ngayon, no? Mga brushes yan na in-scrape doon sa area. Okay? Tapos, ito ay susuriin, no? Para malaman natin kung ito ba ay may malignant potential or ito isang benign na mga lesion lamang. So, pagka, sabi ko nga kanina, pag na once a diagnose na yon, okay, ano na ang susunod na step doon? Okay, yun nga, kapag na-diagnose na natin, maaari na natin siyang isang guni, no, sa mga kasamahan nating doktor. So, i-refer na natin. Na. Oo. Okay. ENT wise, symptomatic treatment, gagamutin natin yung tenga kung may infection, no, kung meron problema sa pandinig, no, titingnan natin yung paghinga niya at saka paglunok niya. Pero ito ay parang sama-sama na gagamutin ng mga doctors, no? Oo. Hindi talaga sila holistic approach ang tawag natin dito. Para may surgeon or oncologist. Hindi, kami yung surgeon, pero dahil nga karamihan dito ay unresectable or hindi talaga natatanggal ng buo, kailangan talaga ito mag collaboration. Oo, kasi dapat dumaan ang pasyente sa isang tinatawag na chemo radiation therapy. Paano kung halimbawa sabi nga ninyo, Doc, ay may bukol na, lumalaki na yung bukol. Paano yung paghinga? Siyempre, sabi nga nyo, apektado ang paghinga. Ano yan? Hindi ka, kumbaga, dapat sa bibig lang. Nagiging ganun talaga yun, no? Nagiging mouth breather sila, no? Kaya nangungungo, no? Nahirapan na huminga. So, ang ginagawa nga natin, titignan natin kung kaya pa natin tanggalin yung mga bukol. Kasi minsan, on top of nasopharyngeal carcinoma, nagkakaroon ng infection sa ilong, no? Nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon dyan ng mga tinatawag na nasal polyps. Nasal polyposis. So, mga polyps naman ito, mga benign lesions naman ito na pwede nating tanggalin. No? At kapag ito ay ating tinanggal, ayun, baka maibalik natin yung paghinga ng ating pasyente. Doc, may mga tanong na pumasok dito, no? Babalikan natin, Doc, ha? Sagutin natin. Babalik agad ang taong bahay, mga bayad. Diyan lang kayo.